Good morning, Danica of Rizal. Okay? Ito na yung request mo, Danica of Rizal, ha? Gusto mong i-vlog? Sige, i-vlog natin. At para makita ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga kamag-anak, na tungkol sa mga naramdaman ng mga person with disability na kagaya natin. Hindi biro yung nangyari sa iyo, Danica, no? Hindi biro, guys, yung ultimo, yung mga kamag-anak natin, yung mahal sa buhay natin, yung mga taong inaasahan natin na siya sana ay makatulong sa atin, na sinasana ang makatulong sa atin, ay sila pa yung laging nang-alipusta at nanlalait sa atin. Hindi basta-basta yun. Naranasan ko yun, naramdaman ko yun, at Danica of Rizal, feel na feel ko yung naramdaman mo. Kasi unang-una, wala akong kamag-anak na nakita ko, kahit anino man lang dito sa bahay, walang kamag-anak na sumilip sa akin. Dahil, ewan ko, sa kadahilan na sila lang may alam. Kaya feel na feel kita eh. Kaya nga, yung nangulit ka sa akin, sabi ko, sige, i-vlog natin. Danica of Rizal. Si Danica of Rizal, guys, ay dalaga na. May kapansanan, nakagaya ko. Yung kapansanan ni Danica of Rizal ay inborn siya, guys. Inborn siya. Yung sa aking kapansanan naman, guys, dahil sa isang disgrasya, dahil sa isang aksidente, kaya mahigit 12 years na tayong person with disability. Kaya itong logo na to, guys, ito ay logo sa barangay namin, Barangay Basak. Ito yung uniform namin, guys, sa person with disability dito sa Barangay Basak. Group 5 po kami, group 5. Group 5 po ako. Lahat kami dito, guys, ay by group. At ang Barangay Basak, PWDs, ay hati sa 7, sa 7 grupo. So, pag-usapan natin, guys, si Danica, no? Para sa mga kamag-anak, guys, na mayroong mga kamag-anak, kapatid, na mga person with disability, alam nyo dapat kayo magpasalamat dahil hindi kayo ang nasa lugar namin. Dapat kayo magpasalamat na hindi ninyo naramdaman yung naramdaman ng mga person with disability na kagaya ko. Naramdaman nyo ba ang naramdaman ko bilang may kapansanan? Hindi ba? Kaya naman dali lang, guys. Alam nyo, guys, malali lang kasing tumira ng ganito mga kasabihan, mga quotes, mga Bible verse na madali lang magsalita. Kasi wala tayo sa sitwasyon eh. Pag wala tayo sa sitwasyon, guys, napakadaling magsalita, napakadaling magpayo, napakadaling tumira na mga salita. At minsan, guys, no, nakakapikon minsan dahil kung talagang sabihin natin parang yung mga sinasabi nila mali, eh siyempre, bakit mo takilikin yung sinasabi nilang mali? Tapos kung ayaw mo maniwala sa sinasabi nila, kailangan sundin mo sila. Pag hindi mo yung gagawin, sabihin mo, pangit ang ugali mo, ikaw pa yung tinutulungan, ikaw pa yung magagalit. Pero ang totoo, guys, wala silang nakit na itulong sa'yo. Sa halip, binigyan ka lang nila, dinagdagan lang nila yung dinamdam mo, dinagdagan lang nila. Naramdaman mo yung sakit, pananakit, pamamanhid, sama ng loob 24/7. Yun ang hindi naintindihan ng mga kamag-anak natin, ng mga tao sa kapaligid natin, sa kapansanan natin. Kaya Danica of Rizal, salamat na kahit wala kang YouTube channel, Facebook friend kita, pinanood mo yung mga vlogs ko. So, ang may sabi ko lang sa'yo, alam mo, Danica, hindi lahat ng mga tao nakapaligid sa'yo ay nilalait ka. Hindi lahat ng mga kamag-anak mo ay nilalait ka. Maring mga taong mababait sa'yo at mga kamag-anak na naawa sa'yo, mga kaibigan na mga naawa sa'yo, minsan, guys, madadamay lang sila sa mga naramdaman nating mga may kapansanan na para sa atin, kalaban natin ang mundo. Ang masabi ko lang dyan sa'yo, Danica, hayaan mo na sila. Hayaan mo lang yung mga taong puro lang lahit. Alam mo, Danica, tanggapin na lang natin, Danica, ha? Na tayo may mga kapansanan ay laman tayo sa chismisan. Tanggapin na lang natin na tayo may mga kapansanan, laman tayo sa chismisan,
sa mga panlalait ng mga tao na kapaligid sa akin. Pero maniwala ka sa akin o hindi, may mga tao na nasa paligid natin na talagang alala sa atin, naawa sa atin, may concern sa atin. Mga kamag-anak natin na concern din sa atin. Mayroong ganun. Hindi lang kasi natin, ako dito guys, no? Hindi lang natin kasi maramdaman yung ganung mga tao kasi yung mga mas nangibabaw sa atin, yung sama ng loob, yung pagkapuot, hindi kasi maiwasan guys na magalit tayo, sumama yung loob natin dahil sa mga narinig natin. Kaya guys, no, Danica of Rizal, subukan mo na ididma. Ididmahin mo na yan. Ididmahin mo na yan. Tapos kung sino yung mga taong parang tanggap ka, na doon ka makipag-usap sa kanila, huwag mo nang kausapin yung mga taong laging nalalait na nagchisme sa'yo, na parang nilalait ka harap-harapan. Subukan mong ngitian yung mga tao. Ngiti ka lang ng ngiti, ngiti ka lang ng ngiti. Sabi nga nila, patayin natin sa ngiti yung mga nang aasar sa atin. Patayin natin sa ngiti yung mga tao na nang alipusta at nang husga sa ating mga may kapansanan. Kasi wala silang alam. Wala silang alam sa naramdaman natin at wala silang pakialam sa naramdaman natin. Pero may pakialam sila sa mga bagay-bagay na pwede nilang itira at ilait sa atin. Yun ang pinakamasaklap. Yun ang pinakamasaklap na katotohanan. Kaya Danica o Brisal, masabi ko sa iyo, may cellphone ka naman, subukan mong magano, subukan mong gusto kong gusto mo, gusto ka mag-vlog, mag-vlogger ka, mag-vlogger ka na rin. Kausapin mo yung mga kaibigan mo dyan. Alam mo, kahit dito ako, alam ko kung sino yung laging tumitira sa akin patalikod, sino yung nagkukunwari, no? Kunwari mumingiti, pero pag talikod tinitira ka, hayaan na natin yan, sinubukan. Ano guys, no? Mahirap gawin Danica. Ako nga, nahirapan ako eh. Nahirapan ko silang didmahin. Pero pag-aralan natin kung paano natin didmahin ang mga ganong klaseng tao, kasi wala naman silang nagawa para sa atin eh. Wala silang naitulong sa atin kundi panalait lang. Kaya para sa'yo Danica, Danica of Rizal, yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo na walang pakialam sa'yo kundi puro lang panalait, ngitian mo na lang sila. Maniwala ka sa akin guys, pag ngitian mo ng ngitian yan, ang ngitian yan, di Danica, yung mga taong nanalait sa kanya, nang alipin siya sa kanya, mangingisa yan. Mangingisa yan pagdating ng tamang araw, tamang panahon. Kasi naisip nila, lugi sila eh. Sila naging tumira, nagagalit sa'yo, wala ka naman pakialam. Kaya kung sino yung may pakialam sa'yo, doon ka. Kung sino yung may magandang concern sa'yo, doon ka. Kung sino yung bigay pansin sa'yo, doon ka. Huwag nating ipilit ang sarili natin sa mga taong ayaw sa atin, makamag-anak man o hindi. Kaya Danica, relax ka lang. O dalaga ka na. Yung kapansanan mo, para sa akin, kasi kaya mo naman gumalaw, bata ka pa. So hayaan mo na lang sila. Maghanap ka dyan ng mga kaibigan mo na pwede mong maging masandalan, masumbungan, kaya makatulong sa'yo para gawin ang dapat, ang tama at nararapat. And once again, Danica o Brisal, feel kita. Feel kita. Ako guys, no, 12 years na akong may kapansanan. May mga marami talagang, pag may kapansanan kasi, pag ikaw kasi may kapansanan, yun lang ang makikita sa mga taong plastic sa lipunan. Wala silang pakialam sa naramdaman mo, pero may pakialam sila sa mga bagay na pwede nilang ilait sa'yo. Okay, Danica? Laban lang. Laban lang, Danica. Laban lang. Hayaan mo rin sila. Sana mapanood mo to, ha? At ishare ko na rin man to sa Facebook. So, mapanood mo to. Kung gusto ka, mayroon kang tanong, i-vlog natin ulit. May mga kaibigan kayong, basta laban lang tayo. Wala tayong magawa, ano, Danica? Danica of Rizal, wala tayong magawa. Wala na tayong magawa. Nandito na ito. Ito na nangyari. Ikaw, kapansanan mo mula sa pagkabata. Sayang lang na wala yung lula mo na siyang nagmamahal sa'yo. At dyan mo makikita ang katotohanan. Pati mga kapatid mo,
parang nawalan ng gana sa'yo, parang walang gana sa'yo, pati mga kapatid mo tumitira sa'yo, hayaan mo yan sila. Laban lang tayo, Danica o Rizal. Dahil tayo may kapansanan, tayo ay magtutulungan. Sana, no? Ang mga may kapansanan ay magtutulungan. Magtutulong-tulong tayo. Sana nga itong YouTube channel ko, yayaman to. Gusto ko sana, no? Yayaman to sana para makatulong ako at yung mga kapwa may kapansanan. Sana. Sana, no? Kung may pagkataon. Salamat, Danica. Thank you very much. At ingat kayo palagi. Kung gusto mong i-like and subscribe guys ang Elimi TV Vlog, tapos puso ko kayong pinasalamatan. Bye-bye! God bless you all. Ingat po kayo.